Kapixie. Hello Leo, welcome back to another video dito sa ating YouTube channel. Ito ang ating second quarter kapalaran mga Kapixie para ngayong April, May, June. Again, ang episode na to is para sa Leo, Sun, Moon, Rising Sign, and Venus. Ito yung general reading lang mga Kapixie, so hindi siya mag-resonate sa lahat. Leo, kayo ay na-represent ng Queen of Swords. Dito sa deck na to, ang Fire ay na-represent ng Swords, no? So, kayo ay na-represent ng Queen of Swords sa ating reading. Meron tayong tatlong set ng cards dito. Ito yung para sa April, May, and then June. Pero anytime, no, within second quarter, pwede pa rin siyang mag-resonate sa inyo. Pwede rin hindi kasi nga general reading lang. Combination ng positive and negative energy, mga Kapixie, nagbabasa din ako ng negative energy kung ayaw nyo makarinig ng negative, huwag nyo panoorin yung video. Bago natin basahin yung mga cards, kuha muna tayo ng tarot dice. Ito yung mga dice na sa loob, guys, no? So, shuffle natin and then pili tayo ng tatlong dice para sa strongest energy nyo. So, yung first natin, we have the King of Cups energy. So, that's a water sign energy. We have the Ace of Wands energy. And another one, mga Kapixie. We have the Page of Swords energy. Something new is coming to you, mga Kapixie. No? May good news na paparating sa'yo. Maaring dala ito ng isang water sign, Cancer, Pisces, Scorpio, maaring siya yung maging medium, no? Ng mensahe ito or ng opportunity na to. It can be an opportunity sa pamamagitan ng mensahe or marireceive mo siya sa pamamagitan ng mensahe or information. Pero this is parang mag-open siya ng panibagong pag-asa, panibagong hope para sa iyo to start something new in your life, okay? So, yeah, but this is a sign or this is a beginning of something new in your life, in your journey, mga Kapixie. Panibagong paglalakbay ito, nakikita natin para sa second quarter mo. And with this set of energies, kitang-kita, no, with this full card, definitely it's a new journey for you, mga Kapixie. We have the Queen of Pentacles energy, Earth sign energy, Capricorn, Taurus, Virgo, and Three of Swords energy. So, ito mga Kapixie, what I'm sensing, no, itong journey na to is parang gagawin mo siya in order for you to recover sa pagiging brokenhearted mo or in order, if meron kang emotional pain or meron kang excess baggage, mga Kapixie, feeling ko you are broken, no? Emotionally broken with this Three of Swords energy. Maaring may nangyari sa buhay mo. Maaring may kinalaman to sa kabuhayan, mga Kapixie, no? And you are trying to survive or you are trying to stand up again. Kahit yung iba sa inyo, feeling ko walang-wala, no? Feeling ko walang-wala kayo. Na-knockout kayo, no? Na-knockout kayo. But you are trying to stand again, no? You are trying to stand again. Sinusubukan nyo ulit na bumangon pagkatapos ng unos na nangyari sa buhay nyo. Regardless, kahit hindi nyo alam kung saang direction kayo gagawin, ang importante is bumabangan kayo at nagsisimula kayong mali. And yun yung maganda mga Kapixie. And also, no, with this King of Cups energy, I'm sensing na there's somebody who's going to help you. And with this Queen of Pentacles energy, maaaring merong tumulong sa'yo para makarecover ka, para makatayo ka ulit. So you're not doing this on your own mga Kapixie. Hindi mo siya gagawin mag-isa. Although feeling mo nag-iisa ka, but there may be people who are willing to help you. So, maging open ka na lang to receive, no? Yung tulong ng ibang tao, wag mo yung ipagkait na tulungan ka nila kasi good karma nila yon. If they are seeding good intentions, good karma nila yon. So, pag may tumulong sa inyo, tanggapin nyo lang mga Kapixie. And kapag nakabawi na kayo, kayo naman yung tumulong sa kanila pabalik. Okay? But yeah, it's never too late to start mga Kapixie, no? Every day is a brand new day para sa inyo to create new opportunities in your life. So, nakikita natin yung pagbangon, no? Yeah, definitely. Na-knockout talaga kayo mga Kapixie with this Ten of Swords energy. Pero like I said, no? This is both negative and positive. Kasi ito yung lahat ng pagsubok, lahat ng paghihirap mo. Ayan, no? Knockout ka talaga, no? So, palpal ka na, bagsak ka na, hindi ka na, kumbaga, lupay-pay, no? Lupay-pay ka na. But this is the end, no? This is the end. Kaya pumapasok yung mga bagong opportunities sa inyo kasi tapos na yung paghihirap nyo. And right now, you're standing again
with this Page of Cups energy, no, nakikita natin na talagang merong magbibigay ng tulong sa'yo. May mga information kayo na matatanggap, mga kapiksi, so you have to pay attention. This is you, King of Swords energy, so masculine and feminine energy ng Leo, Sun, Moon, Rising Sign, and Venus, or there may be another fire sign who is willing to help. Like I said, no, mga kapiksi, maraming taong gustong tumulong sa'yo. Queen of Pentacles energy, King of Cups energy. So, tutulungan ka nila, mga kapiksi, sa pagbangon mo, no? You are not alone on this journey, mga kapiksi. Kung may mga taong tumalikod sa'yo, may mga tao ring handang tumulong sa'yo. So, i-appreciate mo yung mga tao na tumutulong sa'yo. Value them, thank them, show gratitude, mga kapiksi. And accept their helps, kasi yung tulong nila, again, it's their good karma. So, tanggapin nyo yun ng maluwag sa kalooban nyo. Alright? You will become very busy, no, ngayong sec. Ayan, Ace of Wands energy. Lumalabas yung mga cards nyo, okay? Definitely, magiging very busy ka ngayong second quarter because of the new opportunity na dadating sa inyo. Again, this is a new opportunity, this is a new adventure. And para makarecover ka, para maka-cope up ka sa mga losses mo, talagang pagsisikapan mo ito, pagsisikapan mo na makabangon muli, at pagsisikapan mo na mag-level up ulit yung iyong kabuhayan, okay? Don't be too hard on yourself, mga kapiksi. Okay lang na maging masipag at masikap, no? Basta wag mong i-exhaust yung iyong energy, wag mong pagurin masyado yung sarili mo. Make sure na nagpapahinga ka pa rin, nagre-recharge ka pa rin ng energy mo, kasi kailangan mo yun for your productivity din, okay? So, this is a very nice energy. Ang moral lesson nito ay pagbangon, mga kapiksi. So, babangon ka ulit ngayong second quarter ng 2022, and you will start a new journey sa buhay mo, okay? And you're not alone, may mga taong tumutulong sa'yo. So, Leo, ito yung mga manifesting technique cards. So, tingnan natin yung additional messages for you na maaari mo magamit ngayong second quarter. Bubuna tayo ng dalawang cards para sa additional messages. So, again, ito para sa Leo, Sun, Moon, Rising Sign, and Venus. So, dalawang cards, mga kapiksi, yung isa spiritual and then yung isa sa career. So, mag-start tayo sa spiritual, mga kapiksi. Joy. Greet each day with joyful anticipation. Say out loud each morning, "This is a wonderful day full of wonderful experiences." So, pagising mo sa umaga, mga kapiksi, no, say the affirmations that you'd like to say, yung mga magaganda, syempre, positive affirmations to start out your day, para magsimula na maganda yung araw mo, no? You set the mood pagkagising mo pa lang, mga kapiksi. You either say thanks or set the mood, no? Kasi yung words of gratitude, napakagandang words, napakagandang attitude din yan or habit na i-observe. Kasi gratitude also attracts abundance in your life, no? So, ito yung example ng affirmation statement. This is a wonderful day full of wonderful experiences. So, parang ina-expect mo na yung araw mo is very wonderful, okay? Ako, isang word yung palagi kong sinasabi. Every morning, I always say happy. I always say the word happy, okay? Kasi pag sinabi mong happy, automatic napapasmile ka na, 'di ba? Happy. Tapos napapasmile ka na. And then it sets the mood for the entire day na masaya ka lang. Okay? So, that's me. Yun yung technique ko. Pero kayo, kahit ano, walang rules na pwede to, bawal to, no? Kayo yung mamimili kung ano yung gusto niyo sa buhay niyo. All right? Okay. And then another message is para sa career naman, we have goals. Picture the goals you desire in as much detail as possible. Ito para sa career, category. Picture the goals you desire in as much detail as possible. Experience your chosen outcome with all the senses as though you've already achieved it. Hold that thought, then send it out into the universe with your love and thanks. So,
So ito, this is visualization mga kapixie, or using your imagination. Picture the goal that you desire in your life. So kahit anong goal mga kapixie, although this is pertaining sa career, no? So let's say for example, gusto mong ma-promote sa trabaho, or gusto mong matanggap ka sa trabaho ang ina-applyan mo. Example lang, no? So pag sa trabaho gusto mong matanggap ka, picture yourself na kinakamayan mo yung nag-i-interview sa'yo, naririnig mo na sinasabi sa'yo, congratulations, you're hired, yung mga ganon, di ba? Or kung gusto mo naman, isipin mo na nakatanggap ka ng email from that company saying na congratulations, you are hired, etc., etc., etc. And then feel as if you already achieved it. Feel as if you already have that desired, okay? And then send it out to the universe. Send it out through prayers, pwedeng scientific prayer or prayers. And then just send it out. It will be It will be sent out sa vibrational field energy, vibrational field mga kapixie, and it will be sent back to you when the timing is already yours, or if you're already aligned with your with the source, okay? So that's how you create, that's how you do visualization or imagination to create the desires that you want, or to attract the desires that you want in your life, okay? Alright, so yan ang ating overall reading para sa'yo, Leo, for this episode. Let me know if nakaresonate ka. Mag-iwan ka ng like and comment sa ating video for energy exchange. Kung hindi ka nakaresonate, balik ka next time, okay? Thank you for liking, sharing, and subscribing. And I love you, Leo. Have a nice day. Bye-bye.